narito nga ako para talakayin ang usapin ng mga anti-diktadura ng mga kilusan, no? So ito ay gagawin natin sa maikling panahon lang. May gusto lang akong ipakita bago ako magsimula, no? Share screen lang ako. Ito ay isang document ng CIA, ano? Central Intelligence Agency ng US, ano? Makakuha kayo ng mga kopya nito, ano, sa archive.org. Marami silang mga declassified CIA documents. At meron pa kayong makikita mga interesting na mga materials tungkol sa martial law era, maliban dito sa mga CIA materials tungkol sa period na yun, doon sa WikiLeaks, ano? Doon sa WikiLeaks, mga embassy cables, etc., ano? Pwede kayong magpunta sa website ng WikiLeaks, tapos mag-search lang kayo ng mga gusto nyong hanapin ng mga topics o mga pangalan, ano? At minsan ay makakatuntong kayo ng interesting na mga mga bagong materyales doon, ano, sa mga dito sa mga, I think hindi pa masyadong napag-aralan na ilan yung mga materials na to. So ito ay doon ay secret document. Once in a while nagde-declassify ang CIA, ano, ng kanilang mga materyales, ano. At well, iba yung nasa WikiLeaks. Yung nasa WikiLeaks, they're not declassified. Basta nilik lang ng WikiLeaks 'yon, ano. So, yung dito naman sa kaso na ito ito ay declassified and also it's sanitized, ano? It's sanitized, ibig sabihin marami siyang redacted areas, ano, nitong document na ito. So ang pamagat ay prospects for revolution in the Philippines, an indicators approach, ano. So makita niyo yung petsa ng document ay March 1983, ano. So ito ay ilang buwan lamang, ano, bago ng Agosto na mangyayari yung talagang isang pangyayari na gigising, ano, sa sambayan ng Pilipino, ano, yung pag-uwi at pagpaslang, ano, kay Ninoy Aquino. Kaya ito ay March 1983 at meron silang intelligence assessment tungkol sa prospects for revolution in the Philippines, ano. So you will see a lot of parts here na act and page denied, etc., ano. Interesting nga sana kung makikita yung mga ganyan. Karamihan ng mga redacted I think sections ay mga pangalan, ano. Pati yung author ng document na ito ay natinanggal, no? This paper was prepared by, etc., ano. Mukhang maraming nalalaman tungkol sa Pilipinas ang nagsulat nito. Baka nga Pilipino ang nagsulat, ano? Isang CIA operative na Pilipino. So, tinan nyo yung kanyang reading ng panahon, March 1983, ano? Bago maganap ang napakatinding mga pagkilat, pagbangon, kumbaga, ano, ng mamayang Pilipino, ano? So, President Marcos's considerable personal political skills and conservative social forces, including the Roman Catholic Church, traditional elites with their patron-client networks, and the military are likely to remain strong enough to contain increasing disaffection to the regime for at least a few more years. Ano? Well, parang medyo dire din yung pagbasa niya, no? They can keep, the revolution at bay, ano, for at least a few more years, ano. Well, how many years siguro ang few more years, ano? So, nakalagay dito sa baba, ano, supporting our judgment that instability is not imminent, ano. So, etc., ano. So, nung ang basa nila nung March 1983 ay instability is not imminent, ano. Ibig sabihin ay yun, no, although marami ng mga nadidiskontento, ano, nung panahon ng ni Marcos, ganyan, no, may mga kalaban na siya na lumalakas, ano, ay hindi pa masasabing malapit, ano, kung anumang mangyaring pag-aasa o anumang pagbabago ng rehimen, ano. So marami siyang ginawang mga panukat, ano. Sabi niya ay wala pang precipitate breakdown of traditional authority patterns. There has not been a rapid increase of the variety and number of acts of civil disobedience. Ano?
etc., etc. No? So makita nyo, ito talaga ay kumbaga hindi parang talagang walang bolang kristal na masasabi mo na kaya mong gumawa ng prediction kung ano mangyayari sa Pilipinas sa loob lamang ng ilang buwan. Ano? Kaya ayon dito ay ayon pa nga sa kabuuang dokumento ay habang naririyan si Marcos ay yung tansya nila ay mapapanatili niya yung kanyang sarili sa kapangyarihan. No? Yung problema na lamang ay kapag nawala na si Marcos, sa palagay nila doon magkakaroon ng problema ano, doon sa kung sino ang papalit o kung sino ang susunod kay Marcos. Ano? Ngayon, isa pang interesanteng bahagi ng dokumento na ito ay yung kanyang pagtansya ano, tungkol sa ipinapalagay niyang mga pangunahing mga panganib para sa pagpapatuloy ng rehimen ni Marcos. Ano? So, i-move ko lang pababa ano, dito. So, ang ginawa niya ay tinignan niya yung iba't ibang mga puwersa, ano? Iba't ibang mga puwersang anti-diktador, ano? Para tingnan, ano ba yung mga puwersa dito na lumalakas? Ano ba yung mga puwersa na talagang masasabing naglalagay sa panganib, ano? Sa rehimen ni Marcos, ano? So, sinukat, no? May mga tinatawag sila mga factors, mga panukat para doon sa usapin ng kung sino talaga yung matuturing na pinaka matinding threat ano para kay Marcos no so punta tayo dito sa bandang dulo na yun nasa bandang dulo na ang assessment and right pa mga iba't ibang mga discussion dito you can go to archive.org and download this if you like no so okay so ayon dito what is yung political opposition in the Philippines no on the basis of our comparison of the major opposition groups in the Philippines we believe that the Communist Party of the Philippines, New People's Army, is in the best position to take advantage of political instability in the Philippines. Ano? Marami siyang mga dahilan na ibinigay dito. Ano? Una ay vigorous leadership. The leadership of the CPP-NPA Central Committee is young, well-educated, and adaptable. Ano? It's well-organized. It has well-organized programs and systematic planning. Unlike other Philippine parties, CPP-NPA has a substantial political action plan as well as an ideology. CPP-NPA strategy calls for protracted armed struggle based on the support of the rural populace, etc. No? So ito ay isang madalas na obserbasyon, no? Kaugnay ng mga partidong pampolitika sa Pilipinas na ang karaniwang sinasabi ay isa lang yung talagang partidong pampolitika sa Pilipinas na may ideolohiya. No? Hindi katulad ng sinasabi nating mga talagang party systems ano sa ibang mga bansa ano na talagang may ideolohiya ang mga partido parang sa Pilipinas ay walang mga ideolohiya ang mga partido depende lang yon kung sino yung iyong papatakbuhin sa eleksyon ano kung ano yung kanyang clout kung ano yung kanyang clan ano kung anong dinastiya yan yun ang talagang gumagabay sa ating pagkakahati-hati ng mga sa mga partido. Pero sa kaya nga sa Pilipinas, isa lang daw talaga yung totoong political party ano ito ay ang CPP ano. It has a burgeoning organization, sabi nila no. Its rural orientation gives it a grassroots character and its broad geographic base makes it difficult for the Philippine security forces to focus their enforcement efforts ano. Aside from that, there merong inroads with labor ano ang syempre dahil doon talaga nag isa sa mga lugar kung saan nag-oorganisa ano ang grupong ito so well it has a lot of support from students sabi dito from Ateneo raw at saka UP ano so ito talaga yung mga ilang mga dati pa ano na lumilito ng mga observations na ganyan no ngayon okay so ikumpara daw ito sa Partido Komunista ng Pilipinas, yung dati, yung nauna, yung PKP 1930. So the small pro-Soviet PKP is badly factionalized, lacks effective leadership, is infiltrated by government agents, and has no developed strategy. Ano? Yung mga liberal opposition naman, yung kung naalala ng ilan sa inyo, ano, na mga
kumbaga na narinig yung mga slogan ng panahon na yon si Salvador Doy Laurel, ano, na tumakbong vice president, ano, kay Cory Aquino, ay yung kanyang itinatag na grupo noon ay UNIDO, ano, United Nationalist Democratic Opposition, ano, which makes it sound nationalist democratic, but it's not actually a nationalist democratic opposition. It's actually a liberal, ano, opposition, ano. So, sabi nito, yung observation ng taga-CIA is UNIDO is unified only in wanting to end the Marcos regime. Ano, it has no cogent political philosophy nor any practical political action plan, no? And most of the people, ano, in UNIDO have learned how to live, ano, with Marcos's authoritarianism, no? So, medyo ano, medyo ano, malabo ano ang UNIDO. At isa pa rito ay, pero napansin niya na recently, sabi niya, itong UNIDO has been has shown itself willing to make alliances, no, with many other political forces, including the left, ano. Ayan. Ngayon, isa sa mga importanteng, lalo na sa kasalukuyang panahon, isa sa mga importanteng ano rin, mga grupo ano sa anti-dictatorship struggle, yung mga SOCDEM, Social Democrats, ano. So well, nabanggit dito si Father Ed De La Torre, ano, Christians for National Liberation, of course that's not SOCDEM, ano. Pero parang yung talagang namuno rito from then on, ano, syempre pumanaw na siya nitong kamakailan lamang, at baka nalalaman ng ilan sa inyo ano ang pangalan na ito, ay si Father Romeo Intengan, ano, na siya yung isa sa mga tagapagtatag ng Partido Demokratiko Socialista Pilipinas, ang PDSP, ano, na kasalukuyan ay naririyan pa rin, at kasama si Norberto Gonzales. Ano, mamaya madiscuss pa natin yan ng mas malalim. Ano, ito yung pangunahin at pinakamalaki at pinakamalakas na mga sa mga masasabing mga partidong nung panahon na ito, no, na SOCDEM o Social Democratic Forces. Ano. So ito ay ayon dito ay kulang ano ang ayan, no, the Social Democrats suffer from divisions over leadership and tactics and ideology, ano. So hindi talaga rin ano, tapos meron silang iba't ibang mga ginawa noon na mamaya babalikan natin, mga insurrectionary strategy, ano, na babalikan natin mamaya, ano. So sabi niya, yung mga NatDem, mga SOCDEM ito, ano, ay katulad ng mga LibDem o yung mga liberals na anti-Marcos, ano. They suffer from divisions over leadership, tapos disunited tactics, and no ideology in terms of, you know, of paano ba nila susuriin yung sitwasyon. Hindi malinaw kung paano nila susuri ang sitwasyon. So ayon dito ay the indicators point to the CPP-NPA as the opposition group best positioning itself to take advantage of adverse socioeconomic developments, public hostility to the regime, and any serious breakdown in Marcos's or his successor's ability to maintain order, ano. So so while the moderate opposition would like to build a national political organization, opportunism and ineffectiveness continue to undermine its efforts. By contrast, the CPP-NPA displays an earnestness and dedication that has attracted such diverse supporters as peasants, workers, clerics, and intellectuals, ano. So ito rin ay kumbaga parang ito ay pagtantsa, ano, nitong gumawa ng papel na ito tungkol sa lagay, ano, at katayuan ng mga puwersang anti-diktadura noong March 1983, bago mangyari ang pagpaslang kay Ninoy Aquino, at sa marami pang iba pang nangyari pagkatapos nito, ano. At maaaring yung kanyang napaka-positibong pagbasa, ano, hinggil sa pamumuno, ano, ng CPP-NPA o ng kaliwa, ano, ng mga NatDem, ano, ay kumbaga napabulaanan din, ano, sa isang banda, ano, dahil may mga ibang pwersa ngayon pagkatapos ng 1983 na nakabuelo, ano, at nakapagpalakas, ano,
At gayon at pagkaraan nito ay siyang nakasabihin natin ay pangunahing nangibabaw ano pagkatapos ng pagpapatasik kay Marcos ano sa diktadura ni Marcos. So iba pang kwento 'yon. Ang gusto ko lang baybayin ano ay itong napaka-interesanting period ano mula sa simula ng martial law hanggang sa 1983 no. Sa bungad no nitong mga marami pang mangyayari sa Pilipinas. Dahil itong panahon na ito ng pagkakadeklara ng martial law hanggang sa taong 1983, ito yung masasabi natin nagkaroon na ng katangian ano ang mga magkakaibang mga puwersang anti-diktadura. Gayunpaman halos iba yung salaysay, halos iba yung kwento pagkatapos ng 1983 ano. Kaya siguro ito yung limitasyon ng aking ma-discuss ngayon. Panimula lamang at medyo ang ibabaw lamang ating masusuri sa ngayon ano. So ganyan lang kasi simple yung ating presentation, isang table lamang ano. Tulad ng kay Lisa na maganda yung kanyang PowerPoint ano. And sorry, I'm adjusting it para mas visible. Yeah, okay. So meron tayong table dito, chronological lang naman yung pagbaybay natin patungo ng 1983, ano? At ito yung tatlong angunahing pwersang anti-diktadura, no? Itong mga NATDEM for short ng National Democrats, Social Democrats, SOCDEM for short, tapos mga Liberal Democrats, LibDem, ano? So alam ni Professor Naknak ang ganyang klaseng mga katawagan, ano, kahit noon pa mga SOCDEM, mga LibDem, ganyan, no? At ilan sa mga siyempre nakikwento ko rin ng mga ito noon ano. Kaya lang iba may marami na ring evolution at transformation no. Lalo na sa usapin ng mga yung mga SOCDEM ano sa usapin ng kanilang ideolohiya. So mamaya to babaybayin lang natin no. So para simplehan, napaka-simple lang. Una kailangan nating tingnan ano ba sinasabi mga ideolohiya at mga gumagabay ng mga kaisipan ng mga tatlong pwersang ito no. Okay, so sila yung mga aktibong pampolitikang aktor ano na talagang nagpaplano, gumagawa ng mga hakbang ano para mapatalsik o kahit paano maiwaksina ang batas militar sa Pilipinas ano. So okay, so pinakauna yung mga NATDEM ano. Simplihan ko lang ano. So mahirap ipaliwanag ang lahat sa ganitong bagay ano, pero meron silang particular na ideolohiya ano, Marxismo, Leninismo at saka kaisipang Mao Zedong ano. So ito may kinalaman sa pagkakatatag ano ng Communist Party of the Philippines ano, ni Jose Maria Sison. Nakabatay sa protracted people's war ano ang kanilang estratehiya. Ibig sabihin nito ay pangunahing kanayunan ang kanilang pinagbabasehan at nag-oorganisa ng mga magkasaka, no? Doon sa kanayunan ay ipinapaglaban yung reformang agraryo, ano? Yung kapakanan ng at mga karapatan ng mga magsasaka dahil yun yung pangunahing bubuo, no, ng kanilang puwersa. Sa organisasyon naman ang isang pangunahing prinsipyo na gumagabay sa kanila ay yung tinatawag na demokratikong sentralismo, no? At ito yung sinasabing ay kapag gumagawa ng desisyon, pag-uusapan yan ng lahat ng antas, sa lahat ng bahagi ng organisasyon para magkaroon ng pagpapasya, no? At kapag nagkaroon na ng pagpapasya, ibig sabihin na synthesize na ang lahat ng mga iba't ibang mga punto, iba't ibang mga perspektiba at mga opinion ay magkakaroon ng isang desisyon. At kinakailangan ang desisyon na ito ay implementahin ng buong organisasyon. Ano? So kailangan dito ng unity of the will na tinatawag nila. Kaya nga ito yung nakita ng mga CIA na napaka
napakatindi ano sa ganitong klaseng organisasyon yung pagkakaisa ano nung kanilang kalooban ano sa pag-implementa ano ng kanilang mga desisyon. Hindi katulad ng iba na parang kalat-kalat, watak-watak, ano, parang hindi mo alam kung ano yung nangyayari. Ano. Ngayon, ganun, sobrang simple nun. Ano? At yung isa pa ay, siyempre dahil mga Marxist ito, ay nakasalalay sila sa class analysis. Sumusuri sila sa lipunan ng Pilipino, yung mga uri ano sa loob ng lipunan ng Pilipino, at nakasalalay yung kanilang suri sa mga uri sa tunggalian ng mga uri ano na may mga uri na magkasalungat ang kanilang mga interest ano sa lipunan. At malinaw ano dahil nga sila ay lumalaban ano para sa mga magkasaka at mga manggagawa ay pumapanig sila doon sa kapakanan ng mga uring manggagawa at magsasaka. Ngayon, ang isang katangian ng pamamaraan nilang pag-organisa ay multisektoral. Ano? Walang pinipiling mga sektor. Lahat ng mga sektor sa lipunan, nag-organisa sila doon. Grassroots din at mass-based. Ano? Mass-based ano? So, kailangan napakatyaga para yan ay gawin. Ano? Talagang pupunta ka sa masa, lulubog ka ron, ano? Mag-organisa ka ron, magpapaliwanag ka kung ano yung mga katangian ipinaglalaban ano ninyo at paano kayo magkakaisa doon sa mga ipinapaglaban na yon. Ngayon, yung mga tulad daw sinabi nung CIA document, kung punta naman tayo ngayon doon sa Social Democrats, mas komplikado yan yung kanilang dahil mas halo-halo ano yung kanilang mga perspektiba at pananaw ano. Ito lang yung mga na-distill ko mula sa mga panahon na yon from 1972 to 1983 na mga tendensiya ng mga SOCDEM sa usapin ng kanilang ideolohiya no. So sila rin ay makabayan no, sinasabi niya Filipino nationalist, democratic, socialist no and revolutionary no. May iba't ibang mga infleksyon at pakahulugan yan sa kanila kahit yung revolusyonaryo. Alam naman natin, iba-iba rin ang kahulugan niyan. So, since merong isang aspect ng social democracy na, let's say, hindi gaanong konektado sa simbahan, hindi gaanong konektado sa relihiyon, ano? Pero ang katangian ng social democracy sa Pilipinas, ano? Ay malapit-lapit ito sa Christian, ano? Sa Christian belief system, ano? So ito ay may kinalaman din sa Christian democratic socialism or what no. May ganyan ding mga uri ng mga kilusan no. So halimbawa yung Social Democratic Party sa Germany, walang religion doon, totally no religion ano. Pero sa Pilipinas yung social democracy natin, talagang malapit-lapit yan sa simbahan at sa mga taong simbahan. So, yung kanilang nationalism, it's combined with what they call Christian socialism. Some of them say that they're anti-capitalist. Some of them say na hindi, no? Depende yan, no? Some of them, but they're both they're all, ano, anti-communist, ano? Yun yung isang katangian ng SOCDEM sa Pilipinas, strongly anti-communist, ano? At naniniwala daw sa Christian humanism. Ay, napaka-komplikado ng mga ideological disputes na to. I'm just laying it out, no? Para lang mapagmuni-munihan natin, no? So, sabihin natin yung pinaka-rigorous na Christian social democracy, siguro, kung tatawagin natin. Ang tawag nila dito, third force. Ano? Kasi they're in between Marcos and communism, ano? So, yung pinaka siguro pinaka rigorous diyan o na type of social democracy, they will say we're both anti-capitalist and anti-communist ano, gusto namin itatag ay isang some kind of Christian society no. Ngayon meron ding aspect ano dahil sa religious component na ito ng non-violence ano sa kanilang pag-iisip ano, non-violent opposition, non-violent movement no, ang mga SOCDEM ano. Pero ano, makita natin dito sa ating timeline na meron ding panahon
na sila ay nag-attempt magtayo ng urban guerrilla warfare, urban insurrection, at saka ng peasant-based guerrilla movement. No? So, siguro para sa mga nakakakilala ng kasalukuyang mga SOCDEM, medyo nakakagulat yan. Ano? Halimbawa, yung mga SOCDEM na nabutan, na nabutan ko na sina Chito Gascon, di ba? Halimbawa, sina Chito Gascon, I think they're very stringently non-violent, ano? As social democrats. Pero you see, kahit social democracy is not completely, parang isa lang ang direksyon kung ano yung gagawin natin. May iba't iba silang options din na naisip para labanan ang diktadura ni Marcos. Kasama na rin dyan ng armed struggle. Ano? Tapos, may iba't ibang katangian ang kanilang organizational structure or organizational principle. Ano? So, yung mga NATDEM, tawag sa nakinigin na nga, democratic centralism. No? Kapag nagka-decision na, ano, batay sa democratic consultation, nagkaroon decision, kailangan ipatupad niya na lahat. No? Hindi pwedeng, ako, hindi ako sumang-ayon dyan. I oppose that, no? Sabihin mo. Kaya hindi ako susunod sa desisyon ng organisasyon. No? So sabihin mo, no? Hindi, kailangan sumunod ka doon sa desisyon na yon, ano? Well, it's just like on any organization kung gayon, no? Halimbawa, sabihin ng organization natin sa UP, ano, meron tayong traffic lights, ano? Yung green yan, that means go, ano? Yung red means stop, ano? So you know, I disagree, no? Sa akin ang red is to go, di ba? Red nga siya. That means to go, ano? Nasabihin mo, you can't do that. Ano? You have to follow the decision of the majority, ano? Dahil magkakaroon ng aksidente, kung yung minority na naisip ang red ay go, ay gagawa ng ganun, ano? So, well, pero mas complex ang DEMSEN than that, ano? Merong mga social democratic organizations na DEMSEN din ang kanilang operation. In fact, quite close, ano? May mga mirroring ng communist parties din ang ilang mga SOCDEM formations. Pero malinaw, na yung kanilang ideolohiya ay hindi tunggalian ng mga uri, kung hindi ang pag-iibigan at pagkakasundo ng mga uri. Matagal na yung tradisyon na yan sa Pilipinas, no? Pagkakasunduan ng mga uri, ano? Siyempre nakasalalay dito sa higit sa lahat ay yung pagmamahal natin sa kapwa, ano, bilang mga Kristiyano, pagmamahal sa kapwa. Kaya yung mga pinaka mayamang mga kapitalista, pinaka malaking mga Panginoong may lupa, ang kailangan lang nilang gawin para maiwaksi ang mga problema sa lipunan ay mahalin yung kanilang mga manggagawa, mahalin yung kanilang mga magkasaka, ano, at magkakaroon ng kapayapaan. Ang isa pa ay naghahanap sila ng iba-iba to, US support, no, in general. And they also try, ano, like the NATDEM, to do multi-sectoral mass-based grassroots organizing, no? They also did that, no, very seriously din, ano, no, very seriously, no? Itong kanilang organizing sa urban poor, ano, halimbawa sa mga fisherman sector, etc., ano, basic sectors, they were quite serious there, ano. Ngayon yung pangatlo ay yung mga liberal democrats, yung masasabi natin elite opposition to Marcos, you know. So yung kanilang ideolohiya ay liberalism, ano. Ibig sabihin yung pagpapahalaga higit sa lahat sa mga karapatan ng mga individual, ano, mga kalayaan ng mga individual, kasama na diyan ang pagiging sagrado ng pribadong pag-aari, ano. Ito yung mga tagline na ideolohiya daw ng isang bahagi ng mga anti Marcos, ano, na mga hilusan, ano. Problema lang ang liberalismo sa Pilipinas ay medyo naiba, ano, kumpara halimbawa sa klasikal na liberalismo, dahil ang liberalismo sa Pilipinas ay nakakabit, ano, sa isang agricultural na lipunan kung saan nakasalalay ang kapangyarihan ng malaking bahagi ng mga namumuno at nagahari sa lipunan sa kanilang pag-aari sa lupa, ano? Kumbaga, parang yung tawag diyan ay feudal, ano, na pamamalakad at sistema, mga feudal na kalakaran, ano.
So, hindi talaga lalawak ang ganyang liberal na mga kaisipan o magkakaroon ng ibang katangian ang liberal na katangian na ideolohiya kapag ito'y napapaligiran no, ng isang feudal na sistema at kalakaran. So, ang ambisyon at ang nais ng anti-Marcos na oposisyon na liberal ay maibalik ang dating malayang demokrasya ano, ng bago na mangyari ang batas militar. Ano? Yung tinatawag ng iba na oligarchic multi-party democracy. Ano? I mean, para sa marami ay hindi totoong demokrasya dahil nga ay hawak lamang ng ilang mga pamilya na may mga malawak na lupain o mayayaman. Ano? Pero yan, ang sa ambisyon ng ilang mga libdem ay maibalik yan doon sa dating kalakaran na yun. Meron din, syempre, na gusto ng better democracy, ano? Na sa hinaharap, ano? Meron din ganun. Pero sa pangkalahatan ay nagagalit sila kay Marcos dahil binago niya yung rules of the game sa pamamagitan ng pagtataw ng martial law. Ibig sabihin, yung dating parang malayang palitan ano, ng pamumuno sa pagitan nila ng mga nagahari ano, sa lipunan ng Pilipino ay napigilan ni Marcos. So dahil sila ay mga liberal na ang pangunahin ay usapin ng ano ng individual ano ay mahalaga sa kanila yung kampanya sa karapatang pantao. Of course, mahalaga yan para sa mga natdem, sokdem ano at libdem din ano. Tampok sa kanilang lahat itong laban para sa karapatang pantao. Yung isa pang katangian ng mga libdem ay talagang nakatingala sila sa US ano, sa US. Lagi nilang hinaharap, kailan ba bibitiwan ng US si Marcos? At kailan ba sila makukumbinsi na, kailan natin sila makukumbinsi na dapat ilipat nila sa atin ang kanilang confidence, ano? Na tayo na ngayon ang dapat mamuno sa Pilipinas at dapat mapatalsik na si Marcos. Kaya lagi silang tumitingin, ano? Naghahanap ng suporta sa Washington, ano? Yan yung isang katangian nitong lalo na yung US-based anti-Marcos opposition. Itong grupo na to, they don't organize. They don't do any organizing. And yung kanilang inaasahan ay mga patron client networks. Sabihin yung kanilang mga utusan, yun yung kanilang, yung iba pa nga ay yung mga driver nila, ay ginawa nilang mga kasama nila doon sa kanilang mga pagkilos, ano? Kung ano namang mga rally, o ano man, mga pamilya ng kanilang mga kasama sa bahay, no? Talagang hindi ito mga organisador, ano, hindi marunong mag-organisa. So, iba rin, magkakaiba ang mga ito. So, may lang natin pababa, no? So, try kong mabilis na ito, no? Sorry, medyo tumatagal, no? So, kailangan siyempre may preview tayo, no? So, ang mga preview ng iba't ibang pwersa na ito. So, noong 1930 ay tinatag ang Partido Komunista ng Pilipinas, ano? Sa ilalim ni Crisanto ay Evangelista, no? 1936, ano, ito naman doon sa usapin ng mga SOCDEM. Tinayo ang Student Catholic Action. Ano? Ang UPSCA, ano? Ang UPSCA noong 1936. Na pagkatapos ng ikalawang digmang pandaigdig, ay ni-reactivate ni John Patrick ni Father Delaney, ano? So yung ilan sa inyong may mga konting kasaysayan na ng UP na nalalaman niyo yan na nagkaroon ng problema sa UP dahil dito sa sobrang aktibo ng UPSCA, ano? At ni Father Delaney. Nagkaroon ng maraming usapin, lalo na sa usapin ng academic freedom. Ano? Na ngayon ay isang napakalaking issue. Ano? O kaya yung pagbabawal ng mga libro. Ano? Dahil nga nung naging napaka-aktibo ni na Father Delaney, ay nais nila, kumbaga, ang isang sekular ano, na institusyon katulad ng UP ay gawing higit na religious. Ano? So talagang nagkaroon ng matinding conflict ano sa campus. Ano na maraming mga professor at mga mag-aaral ay hindi nila matatanggap yan ano na ito ay isang pampubliko at sekular na universidad. Pero ang nais ng isang pwersa nito ng UPSCA at ni Father Delaney ay gawin itong parang Ateneo o gawin itong parang Lasal ano. Talaga nagkaroon ng matinding tunggalian noon ano. Ayan so 1950 ano itinayo ang Federation of Free Workers ano FFW ano sa ilalim ito ng ni Father Walter Hogan ano isang Jesuita ano
at ng kanyang ng isang dating mag-aaral din ng Ateneo, si Juan Tan, ano. So you remember today, ano, na ang pinili ni Lemmy, ano, upang maging bahagi ng kanyang slate, ano, kasi maraming usapin yan sa social media, ano, Neri, ano, sabi ng iba, ano. Pero nalungkot yung iba dahil ang pinili ay si Sunny Matula, ano. Si Sunny Matula, siya yung pinuno ngayon ng Federation of Free Workers, ano. Na itinayo ito ng mga Hesuita noong 1950. This is very, very closely integrated with social democracy, SOCDEM, ano. So makita nyo, from the beginning, ano, ito ay puro mga pari ang mga nagtatatag nito, ano. 1951 pala ay nagkaroon ng Socialist International, ano, SI, ano. Well, okay, so puntahan natin ito. Ito'y panahon ng Cold War, ano. Talaga nahati ang daigdig, ano, sa pagitan ng dalawang superpower, no? Kaya nandiyan yung mga sinasabi mga komunistang mga Pwersa at nandiyan yung mga Pwersa ng Estados Unidos ng kapitalismo, ano? Ayan ng malayang daigdig, ano? Di umano. At talagang nahati ang lahat, ano? Itong Socialist International na ito, ito yung Pwersa na nakapanig sa Amerika. Sinasabing may naging papel, no, ang CIA sa pagtatayo nito para maipon, no, ang lahat ng mga kontra-komunista na mga kaliwa, ano. At ito ang Socialist International, ito yung ngayon, ito yung pinakamalaki, I think isa sa mga pinakamalaking organisasyon na binubuo ng mga social democratic parties sa daigdig. At merong mga social democratic parties sa Pilipinas na miyembro niyan ngayon, no. Namamayang ma-discuss pa lamang natin, ano, ang mga yan, no. So talagang this is a in the line of social democracy, ano, itong Socialist International. Ayan, so keep in mind na Cold War, ano, talagang nahati ang daigdig. So kung may Federation of Free Workers ka, itong Federation of Free Workers na to, ito yung sinasabing ano, non-communist labor movement. Punta kayo sa website ng Federation of Free Workers, ano, nina Sunny Matula, may nakalagay doon, ano, Federation of Free Workers has protected the workers from racketeers, ano, from except racketeers and communists, kanya, ano, for the longest time, ano. So makita niyo talaga, nandoon talaga yung matinding conflict, ano, na bunga ito ng Cold War. Pero nandoon pa rin sa kanilang website ngayon kahit tapos na ang Cold War. Ayan. Ngayon, isa pang mahalagang actor, ano, sa ating binabaybay ay yung Association of Major Religious Superiors of the Philippines, yung AMRSP, ano. So maraming sa inyo siguro nakarinig niyan, no, 1955 ito itinatag, ano. Naging napakahalaga nito dahil kung sa usapin ng pagkilos ng taong simbahan, ano, bilang bahagi ng kilusang anti-diktadura, ay naging susi ang papel ng AMRSP na tulad ngayon ay yun ang nangyayari sa mga taong simbahan na mga aktivista ay nare-red tag din noon ang AMRSP, no. Ngayon, okay, so naalala natin na noong 1940s, ano, ay binuhay ni Father Delaney ang UPSCA, ano. Well, so nagkaroon ng matinding tunggalian. 1959 itinatag ang Student Cultural Association of the Philippines, yung SCAUP, ano. At kasama diyan si Jose Maria Sison, ano, at marami pang ibang mga intelektual, ano, mga mag-aaral ng panahon na yon, para nga tunggaliin itong sinasabi nilang panganib, no? Nakaamba na panganib sa kalayaang akademiko sa loob ng isang pampubliko at sekular na pamantasan na nais gawin ng mga natawag nilang clerical fascist, no, nais gawing religious organization ang UP. Halimbawa, magkaroon ng mga klase siguro sa religion, ano? Ipagbawal yung mga anti-religious books at yung mga aklatan, mga ganyan. Well, nag-develop ito, no? Nagsimula sa SCAUP, tapos lumitaw ang kabataang makabayan, no? I think sa ibang mga lectures ninyo ay na-discuss na ng mga ito. I think doon sa mga naisulat din ni Professor Carlo Mongaya, no? Ay makita niyo yung iba pang mga, hindi na ako papalalim dito sa mga usapin na ito, no. So, isang date na mauna ma tandaan natin ay 1965, ano?
unang termino ni Marcos, ano, 1965 to 1969, ano. At yung isang nangyari, ano, na may kinalaman din sa anti-Marcos opposition, no. Ngayon, baka nga sabihin natin ay kulang yung binigay ko kanina, Sok Dem, Libdem Dem, at saka Nat Dem, dahil nandyan din yung pakikibaka ng mga Moro, ano, laban kay Marcos, na nangangailangan ng ibang uhiwalay na talakayan, ano, ng isang higit na nakakaalam tungkol doon. Pero isa ito sa mga mahalagang pwersa, ano, na kalaban ng diktadura ni Marcos nung panahon na yon. At ito ay sinasabi na nagsimula dulot ng isang pangyayari nung panahon ni Marcos, yung Jabida Massacre, ano, ng 1968, ano, kung saan may mga sundalo, ano, na mga Muslim na pinagpapatay, ano, sa Corregidor Island, ano, minasakar silang lahat, ano. At ito ay well, mahabang kwento na naman ito, pero may kinalaman sa usapin ng Saba at doon sa pagtatangka, ano, ng Pilipinas na makuha muli ang Saba mula sa Malaysia, ano. Hindi natuloy ang planong ito, at ang ginawa doon sa mga training, ano, para gawin, no, ang mission na ito ay pinagpapatay sila. So ito ang sinasabing mitya, ano, ng pag-organisa, ano, at ng pag-iisip ng mga Muslim sa Pilipinas na kinakailangan nilang maglunsad, ano, ng pakikibaka laban sa estado ng Pilipinas. Kasama na ito si Nanur Miswari, ano. So 1968 din yung taon na ito ay nabuong sa DECA, ano, yung samahan ng demokratikong kabataan na parang humiwalay sa kabataang makabayan, pero iba pa yung mga pangyayari eventually, ano. At 1968 yung Communist Party of the Philippines, ano. So nagbubuo na ng konti yung ating mga characters, ano. 1969 yung People's Army, tapos yung launch of the protracted People's War in the countryside, yung nabanggit kanina. At dito rin ay simula ng termino, ni ikalawang termino ni Marcos, na sinasabi ay yung eleksyon, ano, na yung napanalo niya eleksyon sa pamamagitan ng napakarumi, ano, na isa sa mga pinakamarumi at pinakabayolenteng eleksyon, ano, sa Pilipinas, ano. Ayun, punta tayo, malapit na, ano, parang balikan natin yung mga Sok Dem, ano. Ayan. So itinatag noong 1970 ang kapulungan ng mga sandigang Pilipino, KASAPI, ano. Ito rin ay nagmula sa Ateneo, no? At siyempre mga Jesuita ulit ang mga pangunahing nanguna rito, no. Multisectoral ito na organisasyon, bagamat nagsimula sa mga estudyante, yung kanilang pangunahing, kumbaga, tinitingala, ano, yung leader nila, pinuno, ay si Father Jose Blanco. May iba pang kasaysayan si Father Jose Blanco, SJ, ano, na ang kanyang pananaw, katulad ng marami mga Sok Dem, ay non-violent resistance, ano. Yung mga kasamahan niya na dati mga estudyante ay si Jose Luis Acuaz at si Herman Q. Laurel, ano. Baka kilala natin, ano, ang mga ito, no, na magkakaroon pa ng papel, no, noong 1986. Magkakaroon ng papel din noong panahon ni ERAP, ano. Ganyan. Isa pang organisasyon, no. Actually maraming maliliit na mga organisasyon ng mga Sok Dem na binubuo. So Lakas Diwa 1970, Ed Garcia, Mark Canonigo ang mga nagtayo nito, ano. Ayan, no. So nagsisimula na ang pagtatayo ng mga estudyante, mainly sa Ateneo, ng mga social democratic organizations. Huwag natin kalimutan, 1970 ang matinding first quarter storm, ano. Tapos yung na ito rin yung taon ng pagtatatag ng makibaka sa ilalim ni Lorena Barros, no, malayang samahan ng bagong kababaihan. Ipinaglaban, no, ipinaglaban nito ang pagkakapantay-pantay, ano, ng palalakihan ng kababaihan, ano. At mag-evolve ito, ano. Later on, si Lorena Barros ay maging isang martir, ano, sa pakikibaka laban kay Marcos, ano. Pero ito ay isang napakahalagang organisasyon, ano, sa pakikibaka ng kababaihan sa Pilipinas, at lalo tigit para sa
pangkalahatang pakikibaka laban kay Marcos, ano. So 1971, nandiyan na yung Diliman Commune, ano. At kasabay nito ay itinatag ni Jose Biocno ang Citizens for Civil Liberties, ano. So masalimot ang kasaysayan ni Jose Biocno. Isa siyang kinikilala siya bilang isa sa mga pangunahing leader na liberal, ano, laban kay Marcos, ano. Ayan, so ngayon sa labas, ano, ng may mga iba't ibang mga nangyari din, no, yung na magkakaroon ng impluwensya sa Pilipinas, no. 1971, lalabas ang A Theology of Liberation ni Father Gustavo Gutierrez, na nakasalala yung kanyang nilalaman sa mga resulta ng Vatican II at sa mga encyclicals ito. Yung tinatawag na preferential option for the poor, ano? So, itong teksto ni Gustavo Gutierrez, ano, ang magpapalaganap at marami pang ibang lalabas pagkatapos ito ng Theology of Liberation. Ito ay nagkakaroon ng malaking impact sa Pilipinas. Ano? Kapwa sa mga NATDEM at saka sa mga SOCNEM. At 1971, magaganap din yung Plaza Miranda bombing, ano? Tapos yung Marcos suspension of the writ of habeas corpus, no? And makita niyo dito sa left side, no? 1972, fake attempted assassination of Juan Ponce Enrile. Tapos 1972 rin, maraming mga in-stage si Marcos ng mga bombing sa iba't ibang bahagi ng Maynilaan, ano? Mula March hanggang September. Ano? So makita nyo rito na sinasabi, ano, na ito ay mga build up ni Marcos para ano, magkaroon ng dahilan sa pagdeklara ng batas militar, ano, para siya ay manatiling presidente ng Pilipinas, ano. Ayaw niya na bumitiw sa kapangyarihan, kaya ginamit niya yung Plaza Miranda bombing. Kita nyo kaagad-agad, may suspension of writ of habeas corpus, fake attempted assassination. Sinasabi ngayon ni Juan Ponce Enrile, hindi rin totoo na fake. Pero fake talaga yan, no? Tapos, mga bombing sa Kamaynilaan, no? Para lang sabihin ng mga tao, talaga magulo na, ano? At 1972 nga, ay dineklara ang martial law. And in the same year, itinatag din ang Moro National Liberation Front ni Nur Miswari, ano? Na isa yung UP professor din, ano? So makita nyo, may mga papel din ang mga UP professor dito sa mga nangyari dito sa mga taon na ito, ano. So, kitang-kita niyo, no, kakalabas pa lamang ng Theology of Liberation ni Gustavo Gutierrez, meron ng Christians for National Liberation o CNL 1972 na itinatag ni Father Ed De La Torre, no. So makita niyo talagang yung diwa, yung damdami ng panahon ay talagang na nakuha, ano, nitong bagong pananaw hinggil sa pananampalataya at relihiyon, na hindi lang dapat pangkaluluwa ang mga laging pinag-uusapan, ano, o espiritu ang pinag-uusapan kapag relihiyon. Hindi ka raw tunay na Kristiyano kapag yun lang ang iyong pinagkakaabalahan. Dapat din pinagkakaabalahan ang katawan, ano, kung ang tao ay nabubuhay ng maginhawa o hindi, ano, sa daigdig. Ano, so ito yung isa sa mga basehan, no, ng pagkakatatag ng Christians for National Liberation, ano, na nag-combine ng Marxist analysis, structural analysis sa theology, ano. 1972 rin, dulot na nitong Declaration of Martial Law, ay nakulong si Ninoy, ano, nang matagal, ano, 7 years siyang nakakulong at isolated, no, yung kanyang kumbaga. Tapos si Biocno rin ay nakasama ng Movement of Concerned Citizens for Civil Liberties ay naglunsad ng napakalaking rally sa araw mismo bago ng deklarasyon ng martial law, ano, na sinasabing dinaluhan ng 50,000 katao, ano, pero hindi napigilan si Marcos noon na ideklara martial law at pagkulong kay Jose Biocno, ano, na 2 taong nakulong. Ayan. Ito, so pumapasok tayo, dumadami din mga characters ng ating kwento rito, no? So 1973, National Democratic Front of the Philippines. Ibig sabihin nito, kailangan palawakin na ng parang NATDEM forces yung kanilang base sa iba't ibang mga sektor.
Pero ang pinakamahalaga dito ay itong 1973 Partido Demokratiko Socialista ng Pilipinas, ang PDSP, na ito ay nabuo sa pamamagitan ng pagsanib ng hasik kalayaan ni Norberto Gonzales at ng kilusan ng mga anak ng kalayaan ni Father Romeo Intengan SJ. Ano? Ayan. So, kamakailan lamang pumanaw si Romeo Intengan. They're extremely, ano, siguro hanggang, siyempre, nababaitaan nyo pa sila. Alam ni GMA, ano, kahit hanggang nitong nakaraang mga taon, very strongly anti-communist, no? Even more strongly anti-communist than the liberal Democrats, ano? Halimbawa, si Father Romeo Intengan, siya yung ideolog, ano? Talaga ng PDSP. Si Norberto Gonzales, alam natin, siya yung, nung panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, siya yung National Security Advisor at Secretary of National Defense, no? Silang dalawa ni Norberto Gonzales at saka ni Father Intengan ay yung mga mastermind, no, ng Bantaylaya, ano, counterinsurgency efforts, at gayon din noong inilalabas na actually lahat yung mga nangyayari ngayon sa NTFL-CAC ay halos ay nasimula nung panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, pati yung pamamaraan, yung Know Your Enemy, di ba, na documentary. Yan ay sa tulong ni Father Intengan at saka ni Norberto Gonzales, ano? At sila ay talagang masigabong pumapalakpak sa pinagagawa ni Palparan, ano, noong mga panahon na 'yon. Kaya matindi itong matindi rin itong sina Intengan, no? But they were the founders of the biggest, no, the strongest Social Democratic Party in the Philippines, PDSP, ano? Sinasabi na yung mga aktivista ng PDSP ay impluwensyado ng Rules for Radicals ni Saul Alinsky at ni Paulo Freire, Pedagogy of the Press. Of course, ito maakda rin na ito ay naka-impluwensya sa mga NADEM, no? Ganyan. Sa bahagi naman ng mga LibDem ay nariyan yung Movement for Free Philippines, for a Free Philippines, noong 1973. Itinayo ni Raul Manglapus, ano? Na naging exile sa USA mula 1972 hanggang 1980. Umuwi na lang yan nung napatasik na si Marcos. Kasama niya si Henny Lopez, ano, ng Lopez, ano, ng mga Lopez. The grand old man of the Lopezes, ano. At ang pangunahing layunin ni Raul Manglapus sa US ay siraan si Marcos sa US sa pamamagitan ng mga speaking tours at kunin ang suporta ng US para sa kanilang, para sa opposition. Yan yung main thing about them. Yan, so well, 1974, di ba nabanggit natin kanina yung Partido Komunista ng Pilipinas, no? Nakila ang simula nila kay Isandro Evangelista, no? Kaya lang yun nga, dahil sa kanilang amunuan, iba't ibang mga ideological na dahilan, ano, ay napag-iwanan na sila, ano? At noong 1974 ay nagkaroon sila ng political settlement kay Marcos. Ibig sabihin, ang PKP 1930 ay wala nang anumang magiging papel, ano, sa panahon ng pakikibakang anti-diktadura. Dahil sila ay lubos-lubos ng legal at lubos-lubos ng kumbaga nakipag-alyansa kay Marcos, ano, sa buong panahon, no, hanggang siya ay napatalsik, ano. So 1974 rin ay itinatag, ano, ni pagkalabas niya ng kulungan ni Jose Diokno at ni Lorenzo Tanyada, ano, ang Free Legal Assistance Group, no, FLAG, para lang matulungan, no, ang lahat ng mga naging biktima ng hindi makatarungang pagkulong o kaya ng torture o kaya ng paglabag sa mga karapatang pantao sa panahon ni Marcos, ano. So ito ay naging napakahalaga, ano, na ambag, ano, para sa, halimbawa, sa mga political prisoners. So yung TFDP, ano, 1975, itinayo yan ng AMRSP. Yung TFDP kasama ng FLAG, ano, ay magiging napakahalaga. Yung TFDP nangangalaga sa kapakanan ng mga political detainees noong panahon ni Marcos, na dumadami
nang dumadami, ano? 1975 din, isang malaking tagumpay para sa mga NATDEM ay ang paglunsad ng una pinakaunang welga ng mga manggagawa noong 1975 na yung La Tondenya strike. Ito yung nagbunsod ng sunod-sunod, no, na mga welga na pagkatapos nito, no? Yung isa pang kaibigan, isang dating senador, kaibigan ng mga na Libdem, anti-Marcos, si Francisco Soc Rodrigo, sa kanyang pagkakakulong noong 1975 ay nagsulat ng isang mahabang tula, yung Pasyon ay Kamatayan ng Ating Kalayaan. So pwedeng magamit nito material, no, nitong pag-discuss ng ganitong klaseng parang spectrum, ano. 1976, nahuli si Bernabe Boscaino, ano, ang pinuno ng NPA, ano. So lumalakas na rin yung crackdown ni Marcos, no, yung at this time dumadami, no, tumitriple na yung bilang ng mga ng AFP. Lumalaki ng lumulobo at lumalaki ang AFP. So 1976, lumaki pa ulit yung PDSP. Nag-merge kasama ng Lakas Diwa na nabanggit kanina. At nagbuo sila ng kanilang grupong pangkabataan, samahan ng malayang kabataan. 1976, lumabas din yung nabanggit kanina ni Professor Lisa, The Conjugal Dictatorship of Ferdinand and Imelda Marcos de Primitivo Mijares, na naging napakahalagang materyales para dito sa mga naka-exilio sa Amerika ng mga kontra, ng mga anti-Marcos, ng mga aktivista. Kasama din siyempre si Raul Manglapus. Ano? Yan. So, okay. Mabisi natin. 1977, lumabas ang unang Amnesty International report tungkol sa human rights situation sa Pilipinas. Ano? At dito talaga nadiin si Marcos. Ano? Doon sa kanya sinasabi na wala kong mga tinorture, walang mga nakulong, ano, walang paglabag sa karapatang pantao dito. Kumbaga nadiin siya sa international, ano, na media, ano, at sa iba't ibang mga pamahalaan din. Kumbaga na isa publiko, ano, ang marami sa mga kasalanan ng kanyang diktadura, no? Na ayaw na ayaw ni Marcos ng ganyan. Gusto niya laging maganda ang kanyang international image. Yan, 1977 League of Filipino Students, LFS, no? Ipinaglaban ang mga Democratic Rights, lalo na ang pagbabalik ng mga student council, ano? Pinaglaban ito ng LFS, ano? 1977, nahuli rin si Jose Maria Sison. So, halos nakakulong na, no? Nakakulong na si Ninoy Aquino, nakakulong si Joma, ano? Ngayon, yung nabanggit kanina, yung grupo ni Herman Laurel, ano? Father Jose Blanco, ay itong panahon ng interim batas ng pambansa elections, ano? Nagkaroon ng malaking noise barrage dito. Ano na sinasabi na kung kayo ay tumututo sa nangyaring mga pandaraya sa eleksyon nitong April, kung mangyayari mga pandaraya at iba pang mga kabulustagan na ginagawa ng diktador, no? Tayo mag-ingay, no, ng April 6, ano, sabi nila, mag-ingay. So ang dami raw lumabas, ang dami raw nag-ingay, sayang, no? Siguro may mga video nito na naglalabas yung mga tao ng kanilang mga kawali, ng kalampag-kalampag, ganyan. Maingay daw talaga yung Manila. So ito, para sa opposition, ipinakita nito, ano, na yung mamamayang Pilipino, maraming dating tahimik lang, pero handa na mag-ingay laban kay Marcos. Ano? So, pagkaraan nitong napaka-dinaya na eleksyon na ni Marcos ay dito yung mga sok din, no? Yung kasapi ay naglunsad ng Operasyon Bantay Balota. Nagrally sila, ano? At doon sa rally na yun, nahuli si Father Intengan at kinulong, na-detain siya ng ilang buwan lamang, ano? At pinalaya, no? So, may mga nanalo rin ng mga grupo na dito yan, ano? Sa eleksyon, ano? Yung laban, yung lakas ng bayan ay sumali dito, pero nadaya talaga sila, no? Si Lorenzo Tanyada ang chairperson, ano, hindi piniyaga magkampanya si Ninoy Aquino, ano, hindi siya pwedeng lumabas ng kanyang sa kulungan, ano. Ayan. So ito ay isang masasabi nating turning point, ano, sa kasaysayan, dahil higit sa lahat ay naipakita rin na may kakayahan na mangampanya, ano, magpaliwanag, kumilos ang mga kontradiktadura ng mga pwersa. At gayon din doon sa noise barrage na nailunsad ay naipakita yung malawak na pagkadiskontento kay Marcos. Ngayon, dulot nitong noise barrage na ito
ay lumitaw itong Light a Fire Movement. At ito ay pangunahin na sa bahagi ng mga sa hanay ng mga liberal Democrats, ng mga Lib-Dem. So ano yung Light a Fire Movement? Ang kanilang layunin ay maglunsad ng mga pagsusunog, pagbobomba, at kahit paggamit ng mga letter bomb, ano? Letter bomb, yung may makuha kang letter na biglang sasabog o kaya package na biglang sasabog. Ang kanilang gagawin ay isang insurrectionary strategy, ano? Nagkaroon ng sunog sa Sulu Hotel, ano? Diyan lang sa malapit dito, Holiday Inn, Rustan Supermarket, makagagawa niyan ng Light a Fire Movement, no? May iba't ibang mga sunog silang ginawa. Pero dahil kontrolado ni Marcos ang media, hindi ito, ang karamihan ay hindi lumalabas sa mga dyaryo o sa TV. Ang pangunahing mga utak sa likod ng Light a Fire Movement, no, itong bombing campaign, ay sina Ninoy Aquino, sina Jovito Salonga, sina Sok Rodrigo, si Alfonso Yuchenko. Alam niyo Yuchenko, ano? Yuchenko Museum, of course, nandiyan sa Makati, di ba? Yung mga malaking bangko nila, no? Siya yung pangunahing financier ng Light a Fire Movement. Si Steve Sinakis, na son-in-law ni Eugenio Lopez. Ni Edgardo Olaguer, na connected sa kay Cardinal Sin at na, sa mga SOCDEM. So kaya ko kinumbine ito dahil it's a more or less, bagamat ito ay spearheaded ng mga Lib-Dem, ano? Ni na Ninoy Aquino at ni na ito ay at the urging of persons coming from the Edgardo Olaguer, ano, mainly from the religious Ateneo side, ano. Si Steve Sinakis na yun nga son-in-law ni Lopez ay para maging isa sa mga mastermind dito lalo na sa usapin ng training at saka paggawa ng mga bomba. Ngayon, ang problema nila ay sila ay napaka-elitistang maliit na grupo na walang kahit anong ginagawang organizing. No? Walang ugnayan sa middle class, kahit napakaliit ng middle class sa Pilipinas o kahit sa urban poor. Itong inaasahan nila, yung middle class at sa urban poor, ang inaasahan nila na kapag sila ay nagpasabog ng mga bomba, ito yung mga aalsa at lalabas para labanan si Marcos. Ano? Sa pananaw ng mga yung Light a Fire Movement, that's not a name they give themselves. Binigayan ni Marcos sa kanila at yun ang police, ano? Pero they were thinking, no, na dahil sa noise barrage ng April 6, ano, ay kapag sila yung nagpasabog, lalabas si lahat ng mga nag-noise barrage na yon at papabagsakin na si Marcos. They were thinking that, you know, Marcos's power was hanging by a thread, ano? Kumbaga na konting yugyug lang ay mawawala na si Marcos, ano? Well, siguro yun nga yung isang dahilan, ano? Ayon nga doon sa CIA report na they're seriously deluded, no, doon sa una sa lakas ni Marcos at ikalawa doon sa ano yung maging reaction ng masa sa kanilang mga acts, ano? Some would call this act of terrorism, ano? No? Marcos, for example, would do that, no? Pero ito ay masasabi natin na yung ganyang klaseng mga pamamaraan ay ginagawa ng mga maliliit na grupo lamang na walang koneksyon sa mga nais nilang pakilusin. Inaakala nila sa pamamagitan ng pagpapasabog ay magigising ang lahat, no? Lalabas ang lahat, pero hindi naman nangyayari ang ganung bagay, ano? Ayan. So, ngayon, dahil sa mga pangyayari na yan, ay, 1980 na yung kilusang Mayo 1, ibig sabihin, pagkatapos ng La Tondeña ay at ng wave of strikes ay lumalakas na ulit, ano, ang pag-organisa ng mga NATDEM sa kilusang paggawa, ano. Ngayon, ang nangyari noong 1980, ang PDSP, yung kina Intengan at saka Roberto Gonzales, nag-underground na sila, ano. At ang sabi nila, ano yung mga pamamaraan ng pagpapabagsak kay Marcos? Kailangan natin legal, extra-legal at saka armed forms of struggle, ano. Sa taon namang ito ay pinagbigyan ni Marcos at Imelda si Ninoy dahil kasi nag-heart attack siya, magpapagamot siya sa US. Ano? So hinayaan siya magpunta sa US para magpa-operate. Yung kasunduan daw nila ay babalik siya, ano, kagad. Pero hindi na bumalik si Ninoy. Ano? Doon siya nag-exile for a few years. Ano? Si Jovito Salonga rin ay nagpuntang US noong panahon na yan. So ang nangyayari dito, yung mga leader ng Liberal Democrat
Democratic side ay tila napunta sa ibayong dagat, no? At nawawalan na ng koneksyon sa mga pangyayari dito. Dito tinatag ni Doy Laurel, no, yung Unido, ano, na sinasabi ngang problematic, ano, the only thing that holds them together is their anti-Marcos sentiment noong 1980. So ito rin taon na ito, 1980, ay inassassinate si Macliing Dulag, no. So ito yung sa bahagi ng mga pakikibaka ng mga Lumad at saka ng mga IP sa Pilipinas, ano, ay umiinit ng umiinit, no, nag-organize sila, kumikilos sila, ipinagtatanggol nila ang kanilang lupang ninuno at yung kanilang mga karapatan. So 1981 ay yun nga nagkaroon ng third term, ano, si Marcos, ano. And this time, ano, tapos yung fake na lifting of martial law in 1981, dahil kasi darating si Pope John Paul II sa kanyang apostolic visit to the Philippines. So syempre gusto magmukhang, alam niyo na si Marcos laging kailangan mukha tayong pogi, ano, sa international, ano. He's always so afraid of his legacy. Marcos, that's one weakness of Marcos. He's afraid of his legacy and what people will think of him, ano. So, sabi niya, lift ko yung martial law kunyari dahil darating si Pope dito, ano, mga ganyan, iba pa mga dahilan, no. Ngayon, ang nangyari sa PDSP na nag-underground ay nag-alliance sa Moro National sa MNLF, ano. At humingi sila ng military training sa MNLF. So, nagpunta yung ilan sa kanila sa Sabah para mag-training, no. At tinayo nila yung sandigan ng pambansang pagpapalaya ng Pilipinas. Ito yung kanilang guerrilla army. Na this is the only effort, no, in history, well, na magkaroon ng non-communist guerrilla army na based in the countryside. Kaya lang naipadala ng PDSP para mag-train sa Sabah, ayon doon sa ating mga sources, ay 10 katao lamang, no. So, hindi mo matatawag na army 'yon. At nagprotesta ang si Marcos sa Malaysia, sabi niya, "Uy, may mga nagte-training diyan sa ano, Sabah, ano, mga Pilipino." So, na-deport din ang mga 'yan, no. Pabalik ng Pilipinas, ano? So 1981 ay binoycott ng mga opposition ang elections. So, 1980, ito mahalaga ito para sa UP, return of university student councils, no. So, dulot nito na yun nga isa sa mga malaking kampanya ng LFS ay lumaki ulit yung mga kampanya, ano, sa mga campus, nagkaroon ng mga sentro ulit ang mga campus ng kanilang mga ng kanilang aktivismo. Ngayon, dahil kumalpak yung PDSP sa kanilang guerrilla army, ay itinayo ang April 6th Liberation Movement ng Kasapi. Yung nabanggit kanina kina Herman T. Laurel, di ba? So iba ito, no, yung Kasapi, hindi ito member ng PDSP. Pero ito ay SOCDEM na Ateneo rin at saka Jesuita rin ang nagtatag ng Kasapi. So dulot ng pumalpak yung PDSP doon sa kanilang armed struggle, nag-link up yung Kasapi doon sa dating mga Light a Fire movement para noong 1980 ay maglunsad muli ng mga arson at bombing, ano? Bumalik sa insurrectionary strategy, ano? So may mga marami silang pinasabog ng mga lugar, ano? May mga waves of explosions September and November, ano? Yung pinaka wala naman nagre-react sa publiko, ano? Maliban sa nagagalit sila dito sa A6LM. Dahil siyempre nakakatakot 'yun, maglalakad ka lang diyan sa kubaw, biglang may sasabog, baka mamatay ka pa, ano? So nagkaroon ng negatibong epekto sa publiko ang pinagagawa nito mga SOCDEM at ng mga LibDem na ito. Itong A6LM ay kasama ng mga SOCDEM, pero ang pagpaplano niyan ay sina Ninoy Aquino rin, ano? At yung iba pa, no, sina Ubito Solonga, Ninoy Aquino, at iba pang mga nasa US na nakabase. Sina Sinakis pa rin, ano? Yung mga nagte-training doon sa mga gumagawa ng mga bomba na 'yan, ano? So ito ay mga businessmen, ano, at iba pa na sumasali diyan. Ngayon naman, mas marami raw, ano, kaysa doon sa Light a Fire movement dahil nandiyan na yung mga SOCDEM. At yung kanilang pinaka matinding tagumpay ay itong pagpapasabog ng bomba sa American Society of Travel Association Convention sa PICC,
ano? So, October 1980 ito, no? So, siguro sabi na American Society of Travelers Association na ito yung ano mga ano mga ano ba yun yung yung parang yung ano yung mga ito, travel agency, yung mga travel agency ano, mga travel agency ng US, no? So siguro they have conventions, no, in different countries, you know. Sabi nila sa Pilipinas tayo mag-convention ngayon sa PICC. Tapos pagkatapos mag speech ni Marcos doon sa PICC, may sumabog, ano? May sumabog. Nagtagumpay yung A6LM sa pagtanim ng bomba doon sa convention na 'yan, ano? Ayan. So, meron silang nagagawa rin ng mga ganyan, pero in the long run ay wala naman talagang hindi epektibo ang ganung pamamaraan, no? And you will notice, ano, na usually ang nagko-combine forces para gawin ng ganitong bagay ay mga SOCDEM at mga LibDem. Ngayon, bakit ganyan? Dahil hindi sila ganun at this time, hindi sila ganun kasigasig sa pag-organize sa mga basic sectors, sa mga urban poor, sa mga manggagawa, sa mga magsasaka. Para sa kanila, napaka-boring, napaka-hirap gawin ng mga bagay na ganyan, mag-organize doon, ano? Tapos, lalo na yung mga LibDem na mayayaman, no, nahirapan silang gawin ng ganyan mga bagay, ano? Although, yung mga SOCDEM, you see naman, may mga grupo naman sila at mga segment sila na seryoso doon sa ganung gawain. Pero in the end ay hindi nagtagumpay. Sa UP Main Library ay dati nandoon yung kung di ako nagkakamali, ano, although hindi ko mahanap ngayon doon sa collection yung PDSP manual, ano? PDSP manual na nagpapaliwanag ng kanilang armed struggle against the Marcos dictatorship, at saka yung kanilang analysis sa Philippine society. Parang ito yung kanilang katapat ng Philippine Society and Revolution ni Jose Maria Sison na isinulat ni Father Romeo Intengan. Kaya lang, parang hindi ko mahanap ngayon doon sa, baka mali yung aking search na ginagawa sa OPAC ng Diliman, no? Malamang nandun pa rin yun, yung manual na yun. Nung estudyante ako, akala ko sa lahat ng mga SOCDEM ay mga non-violent, no? Mga churchy-churchy, non-violent, ganyan. Akala ko ganun lahat ng mga SOCDEM, no? Kaya nung natuntunto yan sa library, nung sa Filipiniana section nung undergrad ako, nagulat ako, bakit mga SOCDEM to, pero may mga drawing ng mga Armalite, ganyan, saka mga M16 yung kanilang libro, ano? Parang weird sa akin noon, no? So you can see, this is one of their... So, kung historically ganyan, even in the future, ay meron palang ganong flexibility ang mga SOCDEM sa Pilipinas. So, para lang, ano, bilang pagtatapos lang, ano, so, lumalaki at lumalawak yung mga NADDEM, no? 1982, yung Alliance of Concerned Teachers, ay naitayo nila. Ang dami mga rallies at saka boycotts noon, si Dalian Alejandro against the Education Act of 1982. At the same time, sa SOCDEM side, ay nagkaroon sa UP rin ng BISIG, yung bukluran sa ikaunlad ng sosyalistang isip at gawa. Na isa sa mga pangunahin dito ay sina Dodong Nemenso, ano? So hindi ito gaanong malalaking mga grupo, karamihan ay mga intelektual, ano? Na bumuo dito sa BISIG. Maaring ihanay sila sa SOCDEM, pero hindi sila SOCDEM in the religious sense, ano? Siguro SOCDEM sila in the European sense, ano, na hindi religious, kasi sa Europe meron kang Christian democracy, ano, aside from social democracy, yung mga mas religious Christian Democrats sila. Well, si Namang Lapus, he was the one na nasa US at this time, ano, siya yung tagapagtatag ng Christian Democratic Movement sa Pilipinas, ano. So August 21, ito na, tapos na tayo, no? Ay naganap ang pagpaslang kay Aquino. Itinayo kagad-agad, no, ni Jokno muli, ano? Ang Justice for Aquino and Justice for All, yung Jaja, no? At dito ay nagsama-sama sa Jaja ang mga NADDEM, ang mga SOCDEM, ang mga LibDem, ano? Kumbaga na ipon ng lahat ng mga pwersa na yan dahil doon sa pagpatay kay Ninoy. Ito yung simula nitong matinding kilusang masa na humantong sa 1986, no?
Ngayon, ayon sa isang note ni Dodong Nemenso, ano, noong 1983, ano, ay talagang napakatindi na, napakalakas na ng mga NATDEM, at lalo na yung Communist Party side, yung underground side nito. Ano? At ito ay dulot nga ng matinding gawaing pang-organisa at paglubog doon sa mga masa sa mga lugar na yon. Isa itong bagay na hindi matapatan talaga ng mga SOCDEM. Of course, yung DIBDEM walang interest sa ganyan. No? Pero yung SOCDEM, mas may interest sa ganyan, pero hindi nila magawa-gawa na mag-organisa ng ganyang malawak na hanay at malalim sa kanayunan. Ano? So ito ay nagbunga raw ng pressure politics, itong Jaja. Ano? Eventually, nandyan yung Gabriela, yung Makibaka dati, tapos Bagong Alyansa Makabayan, no? Na yung pagtayo ng Bagong Alyansa Makabayan ay magkasama si Lian Alejandro at saka si Lorenzo Cañada, the grand old man of the opposition. So makita nyo dito sa ating mga natalakay kung gaano ka-fluid din yung kung saan yung mga individual, ano, na pumapasok, mga yung mga nasabi mga Libdem tulad ni Cañada ay nakikipagkaisa sa mga NatDem, ano, at nina Diokno, ano, at gayon din kung paano yung mga Libdem ay nakikipagkaisa sa mga SOCDEM, ano, at lalo na sa mga iba't ibang mga operasyon nila, ano. Ang mas nahirapang mangyari ay SOCDEM, NatDem, eh. Dahil kasi kita niyo naman yung PDSP. Talagang ano yan, yung number one sa kanila ay third force sila. Clear anti-communist above all, no? Yun yung mga at least yung PDSP. And you can see, naroon nga sila yung Tengan, ano? Kumbaga, the coldest cold warrior, ano? Of all, ano? Si Tengan ay nandoon, ano? So, doon siguro may mahirap na connection, ano? So, itong, pero itong pagkatapos ng pagpas lang kay Ninoy, siyempre nagkaroon na ng iba't ibang mga direksyon, ano? Pagsasanga-sanga ang kasaysayan. At ang mga pagsasanga-sanga na ito hanggang ngayon ay nakikita natin, no? Kung paano kahit sa politika ngayon, no? Kahit sa mga eleksyon na mangyayari pa lamang, nakita natin itong laro ng mga at mga iba't ibang mga tunggalian, mga alyansa, no, ng mga NatDem, mga SOCDEM at mga DIBDEM ay patuloy na nangyayari at nagaganap. Nagpapatuloy ang naratibong ito. Yan. Maraming salamat.